Hola! Ako na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back po sa ating munting YouTube channel para sa panibago na namang kwento ng buhay at kwento ng pag-ibig. Nako, kung kayo po ay masugid ko ng tagapakinig, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo po na iba't ibang klase ng kwento ang ating itinatampok dito sa ating YouTube channel na pinapadala rin nyo po sa ating Gmail account, mamamiacdo0317@gmail.com. And syempre, kung meron po kayong mga sarili nyong kwento na nais nyong ibahagi, pwede nyo pong i-email yan sa akin. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, kung first time nyo pong manood, hello po, welcome po sa ating YouTube channel. Please naman po, pakinggan nyo hanggang dulo ang kwentong ito. At kung nagustuhan nyo, pakiclick ng subscribe button, click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At kung sakali man na matagal-tagal na po kayong nakikinig sa akin at hindi ko pa kayo nasa-shoutout, pwede po kayong mag-comment down below ng inyong mga palagay, kuro-kuro, opinion sa ating letter today. And pwede rin po kayong mag-comment dyan ng inyong mga pa-shoutout dahil susubukan ko po, gagawin ko po ang lahat para mabasa man lang ang mga pa-shoutout ninyo. Kung hindi mababasa ngayon, comment lang ng comment, darating ang panahon, mababasa rin yan. Hello po sa mga taga-Kuwait, kay Jessica Akruta or Jessica Kruta, tama po ba? And nga, from UAE, hello po sa inyong lahat. Sa mga taga-Brunei, na mga OFWs, hello po, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Sa mga nag-comment sa ating letter yesterday, hello po kay Kim, maraming salamat Kim. Kay Lektar Silasor, thank you very much. And sino pa ba? Si Bebang Pinon. Kay Merchie Vlog, hello po sa London, UK, maraming thank you. Kay Kai, salamat po sa Singapore. And of course, sa mga taga-China, kung saan man kayong bahagi ng mundo ngayon, sa mga taga-Bukawi, Bulacan, hello po. And yun pa lang sa last video, yung sinabi kong pare na gusto kong makita at gusto kong mag-attend ng mass personally, si Father Fidel pala yun ng Bulacan. Hello po sa inyo. And sa mga taga-Dapitan City, kay Mauro Tarok Sumingit, maraming salamat, sir. Sa Saudi Arabia, thank you so much for listening sa inyong lahat, sa mga OFWs natin all over the world. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa Lasalette Church, yun pala yun, si Father Fidel. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Naway kagaya ko ay nai-inspire din kayo sa kanya. Hello po sa mga, hello kay Gail Easy. Sabi niya, kapag uwi raw siya ng Pilipinas, pupunta raw siya ng Tagaytay, kakain ng bulalo at tawilis. Isama mo naman ako. One message away lang po si Mama Mia, ha? Magsabi ka lang dahil medyo malayo tong amin, so magpa-fly-fly pa ako. Hello kay Martex, magandang araw sa inyo. Ana siya, inaabangan niya raw yung story natin araw-araw. Sa mga taga Nueva Ecija, maraming salamat po. Lalo na yung mga gabi kung manonood ng ating video, tsaka ginagawang libangan, ginagawang pampatulog. Sabi nga ng iba, nakakaantok raw yung boses ko. Bakit naman ganon? Romaline Flores, thank you very much sa iyong pakikinig always. And Rosita Duran naman. John Martin, hello po. Thank you so much. May mga lalaki pala tayong tagapakinig. Maraming salamat po. Sa mga taga Milan, Italy, Houston, Texas, ang sosyal natin ang layo-layo na ng ating narating. Bisdak daw siya. Oy, kumusta di ha? Ayan, mag-ayo-ayo ka niya, ha? Sa mga taga Mariveles, Bataan, thank you so much sa lahat po ng mga nakikinig. Pennsylvania, USA, Patrick. Hello po, Patrick. Ako, marami pala tayong mga lalaking listener. Akala lang natin mga babae yung mga mahihilig sa mga ganitong kwento, pero meron din palang mga lalaking gusto ang mga ganitong klaseng kwento. Sa totoo lang, wala naman talagang gender ang pagiging mahilig sa mga ganitong klaseng kwento dahil nakaka-inspire naman talaga ang iba't ibang kwento na pinapadala sa atin ng ating mga taga-masugid na tagapakinig. Apari Cagayan Valley, hello po sa inyong lahat. Nako, hindi ko na po kayo maisa-isa, pero rest assured, yung mga hindi ko nabasa, babasahin ko po sa susunod. Hello, Merchie Vlog. And hello, Linda Baguno from Isabela. And sa mga taga-Taytay Rizal, Sally Carulio, thank you very much. Nako, huwag nating patagalin. Sisimulan na natin ang ating kwento ngayong araw. Baka mainip na kayong lahat sa pag-iintay. Nako,
Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ay sadyang nakaka-addict? Kahit alam mo nang mali, kahit alam mo nang hindi tama, kahit alam mo nang masasaktan ka lang sa huli, sumusugal ka pa rin kahit alam mo nang sa umpisa pa lang, talong-talo ka na. Yan po ang ating pag-uusapan dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit ang tao nalululong sa sigarilyo, alak, at iba pang klaseng mga bisyo? Parang pag-ibig din lang kasi yan. Kahit alam mong bawal, sige ka lang. Masaya ka eh. Masaya ka kahit masama na. Dear Mama Mia, may mga bagay sa ating buhay na kadalasan ay hindi natin kontrolado. Pero minsan, kapag masyado ka nang nalulong sa kaligayahang taglay nito, ay nakakalimutan mo na anumang oras ay pwede itong mawala sa'yo. Ako po si Carlo, isa sa mga bago niyong subscribers dito sa iyong YouTube channel. Nadiskubre ko po ang inyong channel nung minsan akong nakapag-open ng YouTube at hinayaan ko na lamang na mag-play ito ng sunod-sunod. Wala naman talaga akong balak na makinig ng taimtim ng kahit na ano noon. Ang gusto ko lamang ay may maririnig akong nagsasalita nang sa ganun ay hindi ko maisip na mag-isa lang talaga ako sa mundo. Hanggang sa nakatulog ako sa ganung pag-iisip, Mama Mia. Nagising na lamang ako nung boses niyo na ang naririnig ko. Pinakinggan kong maigi ang sulat na iyong binabasa sa mga oras na iyon. At hindi ko na lamang namamalayan na tumutulo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Umiiyak na pala ako, Mama Mia. Nakarelate kasi talaga ako sa kwentong iyon. At mula nga nung araw na iyon, ikaw na ang lagi kong hinahanap-hanap kapag nag-o-open ako ng YouTube ko. Hanggang sa heto, naisipan ko na rin na i-share ang sarili kong kwento. Mama Mia, hindi po talaga ako kagwapuhan. Masasabi kong leaning ang physical kong anyo sa pagiging pangit. Yan ay dahil lahat po ng babaeng minamahal ko ay ayaw talaga sa akin. Hindi ko mawari, Mama Mia, kung ano bang nagawa kong mali sa aking past life, kung bakit ganito po ang karma ko ngayon. Mama Mia, high school ako nung una akong magkagusto sa isang babae. Kaklase ko po siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mikey. Si Mikey ay maganda at matalino. Malakas rin ang kanyang personalidad kaya naman naaakit talaga ako sa kanya ng husto. Alam ko na marami kaming nagkakagusto sa kanya, Mama Mia. Marami ang gusto at nagkakandarapa na mapansin niya. Kaya naman ako ay hanggang ligaw tingin na lamang sa kanya. Hanggang tingin na lang mula sa malayo. Ginugusto ko siya at minamahal ko siya nang hindi niya nalalaman. Ganun talaga siguro kapag natutorpe ka sa isang tao. Mama Mia, hinahayaan ko na lang na maging masaya ako sa mga simpleng pagngiti niya sa akin kahit alam ko naman na nakangiti siya sa lahat. Nagiging masaya na lang ako sa simpleng pagbati niya sa akin kahit na alam ko naman na binabati niya ang lahat. Mama Mia, ilang taon ko rin kinimkim ang nararamdaman ko noon para kay Mikey. Mula first year kami ay gustong gusto ko na siya. Pero hindi ko nga siya magawang malapitan dahil sa nahihiya ako. Sino ba naman kasi ako, Mama Mia? Lahat ng mga nanliligaw kay Mikey, kung hindi mga gwapo, mga mayayaman sa klase, ay mga matatalino at yung mga talented talaga. Yung palaging kinukuha ng school para mag-perform sa kung ano-ano bang larangan. Eh sino lang ba naman ako? Oo nga at nasa section 1 ako, pero hindi naman ako nasasali sa mga honors tuwing katapusan ng klase. Hindi rin ako gwapo. Hindi ako habulin. Wala rin siguro akong katalent-talent sa aking katawan. Kaya naman ang pinakamababa ko talagang marka noon, Mama Mia, ay sa MAPE.
Hindi talaga ako mahilig sa arts, walang hilig sa music, walang hilig sa pagsasayaw. Hindi ko nga alam noon, Mama Mia, kung ano ba talaga ang hilig ko. Siguro isa lang talaga ako sa mga taong hindi pinalad na magkaroon ng kahit na isang talento sa buhay. In short, Mama Mia, wala talaga akong maipagmamalaki noon kay Mikey. Pero kahit na ganoon, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong gustuhin siya. Tanging mga barkada ko lamang noong high school ang nakakaalam tungkol sa nararamdaman ko para sa babaeng hindi ko naman kayang abutin. Mama Mia, hanggang nung nag-third year high school kami, dun po nagsimulang magbago ang lahat sa aming dalawa ni Mikey. Isang araw ay tinanong kami ng mga teachers namin kung meron na kaming date para sa prom. Ako, Mama Mia, ay wala naman talaga akong balak na umattend noon. Wala talaga akong balak na magsayang ng pera ang mga magulang ko para lang sa kapritsyo na yon. Hindi naman ako mag-e-enjoy dahil alam ko naman ang babaeng gustong gusto ko ay ibang lalaki naman ang makakasayaw. Ayoko rin saktan ang sarili ko noon, Mama Mia. Kaya inisip ko na lang na pagdating ng prom ay nasa bahay na lang ako, maglalaro ng computer o di kaya'y matutulog o manonood ng movie. Yun ang balak ko hanggang sa gumawa ng paraan ng mga kaibigan ko. Isang araw, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit hindi nila ako isinama nung mag-recess time na. Sabi nila may gagawin daw sila na sikreto at sorpresa para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Siguro kalokohan na naman. Siguro ipapahamak na naman ako ng mga ito. Kaya naman hindi ko na lang sila kinulit dahil kilala ko ang mga barkada ko. Kapag sinabi nilang hindi ka kasama, hindi ka talaga dapat sumama. Kaya naman nag-snacks na lang akong mag-isa noon. Pero laking gulat ko, Mama Mia, nung pagbalik ko ng classroom ay nagtitilian na ang mga classmates ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang akala ko ay meron ng gumawa ng promposal. O yun bang magpo-propose ka sa babaeng gusto mong makadate sa prom? Ako, Mama Mia, ay nahihiya lang talaga ako noon, kaya naman pasimple lang akong umupo sa upuan ko. Nung bigla na lang lumapit si Mikey sa akin. Carlo, totoo ba tong sulat mo? Malakas na malakas ang boses niya, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong sulat ang pinagsasasabi niya. Ah, Mikey, ano yun? Eto oh, may sulat kang nilagay sa chair ko. Tapos meron pang roses. Ano to, totoo to? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam talaga kung ano ang gagawin ko. Iginala ko ang mga mata ko sa loob ng classroom at nakita ko talaga ang mga barkada ko, Mama Mia, na kinikilig at nagta-thumbs up pa sa akin. Alam ko na yun ang tinutukoy nilang sorpresa para sa akin. Kaya naman kahit hindi ako ang gumawa, ay inamin ko na lang. Mikey, kasi ano eh. Oo, ako ang naglagay niyan. Pagsisinungaling ko sa kanya. Akala ko, Mama Mia, ay matutuwa si Mikey sa ginawa ko. Pero hindi pala. Carlo, ba't mo naman ginawa to? Alam mo naman, di ba, na may sasagutin na ako? Sasagutin ko na si John, yung fourth year na naniligaw sa akin. Pwede ba kunin mo na to? Hindi naman kasi ako nagpapaligaw sa iba kasi si John lang ang gusto ko. Malakas niyang sabi to the point, Mama Mia, na napahiya talaga ako noon sa buong klase. Alam ko kahit hindi ko nakikita ang sarili ko sa salamin na pulang-pulang mukha ko. Padabog niyang nilagay ang sulat at ang roses sa upuan ko, Mama Mia. At mula nga nung araw na yun ay hindi na ako pinapansin pa ni Mikey. Kahit pagngiti lamang sa akin, Mama Mia, ay hindi na niya nagagawa. Kaya naman sinisi ko talaga noon ang mga barkada ko. Kung hindi lang talaga sila nakialam, sa buhay pag-ibig ko ay hindi sana magagalit sa akin ang babaeng gusto ko. Pero bakit naman siya magagalit, Mama Mia?
Inihayag lang naman sa sulat na yun na gusto ko siyang maging prom date. Bakit naman siya magagalit eh wala namang bastos dun sa sulat na yun? Ah, siguro dahil hindi niya ako gusto. Kaya niya ako pinahiya dahil siguro napahiya siya sa mga kaibigan niya nung malaman nila kung kanino galing ang sulat na yun. Ang akala siguro nila, Mama Mia, ay galing yun sa isang matipuno at gwapong lalaki. Galing yun sa mga lalaking nagkakagusto sa kanya na alam kong approve na approve sa mga barkada niya. Napahiya siguro siya nung makita ng lahat na sa akin galing yun. Kaya naman, Mama Mia, sinubukan ko pong intindihin si Mikey. Mama Mia, buong taon hanggang sa matapos nga ang fourth year namin ay hindi na talaga ako pinapansin ni Mikey. Ewan ko ba, pero matigas ang puso ko. Kahit hindi na niya ako pinapansin ay minamahal ko pa rin siya mula sa malayo. Kahit napupuno na ako ng kantsaw, napupuno na ako ng panunukso mula sa mga kaklase namin ay hindi ko na lang ininda yun. Mama Mia, kahit na malungkot ako dahil hindi ko na makikita si Mikey noong graduation namin, ay naisip ko rin na baka ito na ang magiging bagong simula ko sa buhay ko. Baka ito na ang simula para nang sa ganon ay makalimutan ko na ng tuluyan si Mikey. Nang sa ganon ay hindi na kami magkita pa at makalimutan ko na rin ang kahihiyang inabot-abot ko sa kanya. Matapos nga ang graduation, Mama Mia, inisip ko na mag-move on na lang mula sa babaeng hindi naman naging akin. Okay lang yon, sabi ko sa sarili ko. Makakaraos din ako at makaka-move on rin ako. Nung mag-college ako, Mama Mia, ay sinubukan kong i-focus ang sarili ko sa aking pag-aaral. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may transfer po mula sa ibang school na naging kaklase ko sa ilang subjects. Napakaganda niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Anne. Maganda si Anne, Mama Mia. Para bang anghel ang kanyang kagandahan. Hindi ko lubos maisip noon na may babaeng kasing ganda niya. Pero tulad ng nauna kong pag-ibig ay hindi rin naman ako nakapagsabi kay Anne tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Nahihiya kasi ako, Mama Mia. Wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ang inisip ko na lang noon, siguro nga ay hanggang sa malayo lang din ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa natapos na lang kami ng college ay hindi pa rin ako nakapagsabi ng tunay kong damdamin kay Anne. Hanggang sa nalaman ko na lang, Mama Mia, na naging boyfriend na niya ang isa kong mga barkada. Mama Mia, natuto na kasi ako noon kay Mikey. Kaya naman, yung mga nararamdaman ko noon ay hindi ko na sinasabi sa mga kaibigan ko. Natuto na kasi ako, Mama Mia. Baka sakaling masira na naman ang mga kaibigan ko ang imahe ko. Baka sakaling sila na naman ang gumawa ng paraan para sa love life ko. Tapos, palpak na naman. Kaya walang ibang nakakaalam sa nararamdaman ko noon kay Anne, kundi ako at ang Diyos lamang. Pero sadya nga sigurong wala akong swerte pagdating sa babae. Sadya nga siguro, Mama Mia, na iba talaga ang nakalaan para sa akin. Kaya tinanggap ko na lang ang katotohanan. Siguro nga, kung may darating, may darating. Kung para sa akin, para sa akin. Yun na lang ang iniisip ko noon. Hanggang sa magkaroon ako ng trabaho sa isang mall, Mama Mia. Isa po akong head sa mga distributors ng mga products. Mama Mia, hindi ko alam na sa pagtatrabaho ko pala, dito ko pala malulunod ang sarili ko sa kasalanang hindi ko naman gustong tapusin. Mama Mia, doon ko nakilala ang isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Jem. Si Jem po, Mama Mia, ay isang tindera sa isang tindahan. Nagtatrabaho siya doon bilang isang sales lady. At ako naman, Mama Mia, dahil
Isa nga akong head sa mga sales agent sa isang company na nagsosupply sa kanila ng mga produkto namin, ay doon kami nagkakilalang dalawa. Unang beses ko pa lang siyang nakilala ay na-attract na agad ako sa kanya. Mama Mia, napagaganda talaga niya. Kakaiba ang gandang taglay niya. Simple lang siyang manamit, maputi, matangkad, mataas, mahaba at straight ang kanyang itim na buhok. Tapos, matangos rin ang kanyang ilong. Sexy rin ang kanyang pangangatawan. Kahit siguro sinong lalaki na makakakilala kay Jem ay magkakagusto talaga sa kanya. Lalo na kung magsalita na siya at ngumingiti na sa'yo. Kakaiba ang kanyang ngiti, Mama Mia. Para bang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Mama Mia, minsan na lang akong makakatagpo ng babaeng parehas sa kanya. Babaeng mahinhin, lalo na sa panahon ngayon. Kaya naman alam ko, Mama Mia, na ang mga babaeng katulad niya ay hindi na dapat binibitawan pa. Pero ang problema, dahil nga siguro sa trauma ko noon, nung high school ako, ay hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ba ako lalapit sa kanya. Every time kasi na mag-a-attempt akong makikipag-usap sa kanya, tango lang at smile lang ang kanyang nire-reply sa akin. Kung ako ang tatanungin niyo, Mama Mia, hindi ko alam kung sadyang hindi lang ba talaga siya interesado sa akin. Kung nagtatanong naman ako sa kanya ng mga bagay ay oo at hindi lang ang kanyang sinasagot. Sa totoo lang, Mama Mia, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magbigay-bigay sa kanya ng pagkain. Pero yung mga pagkaing binibili ko na para sa kanya ay pinapakain niya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Kapag nagbibigay naman ako ng mga bulaklak sa kanya, yung mga bulaklak naman ay inilalagay na lang niya sa altar ng kanilang tindahan. Hewan ko, Mama Mia, pero ramdam na ramdam ko noon na parang hindi talaga interesado sa akin si Jem. Kaya naman kung ano-anong klase na lang ng mga diskarte ang ginagawa ko. Kahit feeling ko, Mama Mia, na wala naman akong pag-asa, ay hindi pa rin ako tumitigil. Kahit na binabalewala niya ako ay hindi pa rin ako humihinto. Sabi ko noon, kahit wala na akong pag-asa, Mama Mia, ay gagawin ko pa rin ang lahat. Pero hindi talaga ako nagkaroon ng pag-asa kay Jem. Sadyang ayaw niya siguro talaga sa akin. Pero hindi ko inaasahan na pagkakataon at tadhana na mismo ang maglalapit sa aming dalawa. Isang araw, Mama Mia, sa lahat ng lugar sa mundo ay nakita ko pa siya sa paborito kong park na naglalakad. Nung makita ko siya, Mama Mia, feeling ko ay parang umiiyak siya dahil panay ang punas niya ng tissue sa kanyang mga mata. Kahit na medyo nababahala ako kung papansinin ba niya ako o hindi, ay nilapitan ko pa rin siya. Kahit na malaki ang chance na dededmahin niya pa rin ako, ay nilapitan ko pa rin siya, Mama Mia. Hoy, Jem, ikaw pala yan. Kumusta? Tanong ko sa kanya. Ha? Ah, ikaw pala yan, Carlo. Okay lang naman ako, pero yung damdamin ko, sadyang hindi eh. Pagkasabi niya noon, alam ko, Mama Mia, na may pag-asa na humaba ang usapan naming dalawa. Teka, umiiyak ka ba? Ano bang problema mo? Baka makatulong ako. Pag-aalok ko sa kanya ng tulong ko. Carlo, sinisante kasi ako ni ma'am sa trabaho. Dahil ang akala niya ay nilalandi ko ang mga customers ko doon. Carlo, hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Sa akin lang nakasanda lahat ng pamilya ko. Pagsusumbong niya sa akin na umiiyak pa rin at halatang masakit na masakit pa rin sa kanya ang nangyari. Ah, ganun ba? Naku, malaking problema nga yan. Pero wag kang mag-alala. Tingin ko naman yung isang mall na pinagdadalhan namin ng mga products namin, may nakita akong wanted cashier doon. Baka gusto mo lang. Talaga? Ire-recommend mo ako, Carlo? Oo naman, bakit naman hindi?
Alam ko naman na mabait ka. Alam ko naman na hindi mo sinasadya at hindi ikaw yung sinasabi ng boss mo. Naku, salamat talaga, Carlo, ha? Pasasalamat niya sa akin na nakita ko na namang muli ang maganda niyang ngiti. Anything basta ikaw. Mama Mia, masayang masaya ako nung araw na yun. Feeling ko nagkaroon ako ng chance na makalapit at makadiskarte kay Jem. Feeling ko, Mama Mia, yun na ang chance ang inaantay ko na makakasama ko si Jem sa araw-araw. Mama Mia, mahal na mahal ko na si Jem. Kaya naman, tinulungan ko talaga siya sa abot ng makakaya ko. At dahil nga sa pagtulong ko sa kanya, Mama Mia, ay unti-unting nagiging close kaming dalawa. Unti-unti ay tinanggap niya ako sa buhay niya bilang kanyang kaibigan. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko noon sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Mula din noon, yung mga bagay na ibinibigay ko sa kanya ay hindi na niya binibigay pa sa iba. Yung mga pagkaing dinadala ko sa kanya ay siya na mismo ang kumakain. Dahan-dahan, Mama Mia, pinaparamdam ko kay Jem na mahalaga siya sa akin. Hindi ko iniisip noon na diskartehan siya kaagad. Ang gusto ko lang naman ay maramdaman niya na may isang tao na handang dumamay sa anumang pinagdadaanan niya. Mama Mia, hindi ko naman talaga gusto na magustuhan niya lang ako dahil ako ang nakakatulong sa kanya. Ang gusto ko ay magustuhan niya ako bilang ako. Kaya naman, Mama Mia, isang araw ay in-invite ko si Jem na gumala, manood ng sine at kumain sa labas. Hindi naman siya tumanggi kaya lumaki talaga ang pag-asa ko noon. Hanggang sa Mama Mia, mabilis na lumipas ang mga araw. Mabilis na lumipas ang mga linggo na lagi na lang kaming magkasamang dalawa. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 buwan. Mama Mia, hindi ko alam kung assuming lang ba talaga ako. Pero nafe-feel ko noon na parang nagkakaroon na rin ng pagkagusto sa akin si Jem. Hindi ko alam kung katulad ba ng intensity ng pagkagusto ko sa kanya ang kanyang pagkagusto sa akin. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga ay nagkakaroon ako ng tsansa na magustuhan rin ako ng babaeng gusto ko. Mama Mia, na feel ko noon, 5 buwan matapos nga kaming maging close dalawa, ay ito na siguro ang panahon para sabihin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Para ipahayag ko sa kanya ang tunay na nilalaman ng aking puso. Kaya naman isang araw, habang kumakain kami sa labas, ay inipon ko talaga lahat ng lakas ng loob na meron ako. Maganda kasi si Jem, Mama Mia. Kaya alam ko na kahit nararamdaman kong nagugustuhan na niya ako, alam ko na may chance pa rin na bastidan niya ako. Inihanda ko ang sarili ko noon para sa isang rejection. Ang gusto ko lang naman noon, Mama Mia, ay masabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Jem, huwag mo sanang iisipin na pinipressure kita, ha? Pero, diba alam mo naman na siguro na gusto kita? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang tumigil sa kanyang pagmuya ng pagkain, Mama Mia. Tumingin siya sa plato niya. Hanggang sa tumingin siya sa mga mata ko. Ilang sandali pa ay nagsalita na siya. Carlo, sa ngayon kasi hindi pa ako handa sa mga ganyang klaseng bagay. Nakafocus lang kasi ako ngayon sa pagtatrabaho ko dahil may pamilya akong sinusuportahan. I hope na maiintindihan mo yon. Sabi niya sa akin. Eto na nga bang sinasabi ko. Busted talaga ang labas ko kay Jem. Pero hindi ko pinahalata sa kanya, Mama Mia, na nalungkot ako sa mga sinabi niya. Okay lang, Jem. Kung hindi mo ako gusto, okay lang.
Kung hindi ka pa handa, okay lang din naman. Ang akin lang naman ay nasabi ko sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa iyo, kaya okay lang. Mama Mia, nung sinabi ko yun ay muntik na talaga akong maiyak. Pero pinigilan ko lang talaga ang sarili ko. Kaya naman normal na kaming kumakain nung araw na yun. Habang kumakain kami ay pinipilit kong ibahin ang usapan nang sa ganun ay gumaan naman ang atmosphere sa pagitan naming dalawa. Nung inihatid ko na siya sa boarding house ni Mama Mia, doon ay nagsalita siya ulit. Carlo, bigyan mo na muna ako ng panahon na uuwi ako sa probinsya namin next week. And sa pagbalik ko, alam kong may sagot na ako sa tanong mo. May sagot na ako sa pagpapahayag mo ng damdamin mo para sa akin. Mama Mia, nung pagkasabi niyang yun ay hindi ko alam pero biglang tinubuan ng pag-asang ang puso ko. Sinasaway ng isip ko ang puso ko dahil alam ko, Mama Mia, na medyo imposible talaga na magkagusto sa akin si Jem. Pero hindi ko mapigilan na isipin na baka nga pwedeng magkagusto siya sa akin. Dahil lang sabi niya, di ba, bigyan ko siya ng pagkakataon. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko pa rin alam noon kung dapat ba akong mag-antay kay Jem. Pero ang naisip ko, hindi ba kung mahal mo talaga ang isang tao, ay handa mo siyang antayin kahit gaano pa katagal? Pero may negative na naman na pumasok sa isip ko. Hindi ba kung mahal mo ang isang tao, dapat hindi mo siya pinaghihintay? Pero kahit na anong negative pa ang pumapasok sa isip ko noon, Mama Mia, ay nangibabaw pa rin ang sobra kong pagmamahal kay Jem. Kaya naman nag-antay ako sa kanya. Hindi lang po isang linggo na nawala si Jem, kundi 3 linggo po na hindi siya pumasok sa trabaho. Ang sabi ng manager niya ay tumawag raw si Jem at sinasabi na baka matagalan ito dahil may emergency inaasikaso doon sa kanilang probinsya. Ang sabi nga ng manager ni Jem na kung hindi lang daw dahil sa akin ay hindi niya pagbibigyan ang pakiusap ni Jem na mag-extend ng leave kahit na hindi na yun kasali sa mga benefits niya sa kumpanya. Mama Mia, 3 linggo po na wala akong balita sa kanya. Ni text ay hindi niya ginawa sa akin. Ni chat ay wala rin, Mama Mia. Kaya naman nawawala na talaga ako noon ng pag-asa. Iniisip ko na lang na siguro nga kaya ayaw pang bumalik ni Jem ay dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin na hindi niya talaga ako gusto. Iniisip ko na noon na i-text na lang si Jem na huwag siyang ma-pressure sa pagsagot sa akin na okay lang kahit hindi niya ako gusto. Hindi niya pwedeng isakripisyo ang trabaho niya dahil alam ko na kailangan niya yon. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko ma-send ang text na yon. Tinatype ko, pagkatapos binubura ko. Tinatype na naman ulit, binubura na naman ulit. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, Mama Mia. Ang alam ko naman kasi na para na akong nababaliw noon sa kakaisip ko. Pare-pareho lang naman ang tinetext ko pero dinidelete ko tapos tinatype ko ulit. Hanggang sa isang araw ay natapos na rin ang mahaba kong paghihintay. Isang araw, Mama Mia, nung dumaan ako sa part ng mall kung saan nakadistino si Jem, ay nakita ko siya doon na matamis ang mga ngiti niya sa mga customers. Halatang masayang-masaya ang aura niya. Kaya naman, Mama Mia, kahit na ayoko sana siyang lapitan dahil ayokong ma-pressure siya sa akin, ay nakita na naman niya ako kaya hindi na ako nakaiwas pa sa kanya. Oy, Carlo! Sigaw niya na halatang pinapalapit ako sa kinaroroonan niya. Wala akong nagawa kundi ang magpanggap na masaya rin. Magpanggap na okay din ang puso ko. Uy, Jem, kumusta? Ang tagal mong nawala. Pero parang worth it dahil mas gumanda ka lalo. Sabi ko sa kanya. Ikaw talaga, Carlo.
Binobola mo talaga ako lagi. Totoo naman ang sinasabi ko, Jem. Mas lalo kang nag-bloom. Sabi ko sa kanya. Sino bang hindi magbo-bloom? In love ako. 'Di ba, yung mga taong in love, laging blooming? Sabi niya sa akin. Doon, Mama Mia, ay nawasak po ang katiting na pag-asa na meron ako sa aming dalawa ni Jem. Ibig sabihin, kaya siya natagalan sa probinsya nila ay dahil na in love siya doon. Siguro nga, sinulit niya muna ang mga oras na kasama niya ang taong minamahal niya. Kaya naman ganito siya ka-blooming ngayong nagkita ulit kami. Ah, ganun ba? Oh, kumusta naman? Kumusta naman yung minamahal mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung kumusta siya. Hindi ko pa siya natatanong dahil kababalik ko pa lang. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla pong tumaba ang puso ko. Biglang dumoble ang pintig nito. Hindi ko alam pero biglang nagtatawanan, nagkakantahan ang iba't ibang boses sa loob ng tenga ko. Para akong nabingi sa sinabi ni Jem. Ano? Bakit hindi mo pa ba siya nakikita? Tanong ko sa kanya. Nakita, ngayon lang. Carlo, kumusta ka na ba? Para alam ko kung kumusta na ang mahal ko. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay gusto ko talagang magsisisigaw sa loob ng mall. Napasigaw pa nga ako ng konti pero bigla niya akong inawat at tumatawa siya dahil baka mawalan raw siya ng trabaho. Dahil oras ng trabaho ay nakikipaglandian at nakikipagharutan siya. Sabi niya sa akin mag-usap na lang daw kami mamaya pagkatapos ng shift niya. Ayoko sanang umalis doon, Mama Mia, nang hindi nakaklaro ang mga sinasabi ni Jem pero ngumiti lang siya sa akin at ang sabi niya, promise, mag-uusap raw kami. Gusto ko na talagang hilahin ang paa ng orasan nung mga panahon na yun, Mama Mia. Gusto ko nang maging hapon na nang sa ganun ay makapag-usap na kaming dalawa ni Jem. Pero Mama Mia, hindi ko maipaliwanag kung bakit ba kapag may inaantay tayo na oras ay tsaka naman bumabagal ang takbo nito. Para bang naging isang buwan ang isang buong maghapon na yun para sa akin. Hindi ako mapakali, Mama Mia. Kaya naman, nagsabi ako sa mga tauhan ko na mag-early out ako nung panahon na yon. Bumili ako ng bagong damit sa mall. Bumili rin ako ng bagong pabango at syempre, Mama Mia, nagbihis ako at nagpabango bago ko sunduin si Jem sa stall na kanyang binabantayan. Mama Mia, nung makarating na ako roon ay sakto naman na matatapos na ang shift niya dahil dumating na ang karilyebo niya. Uy, Carlo, ang gwapo mo ngayon, ha? Sabi ng karilyebo niyang si Annie. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at binigay kay Jem ang mga bulaklak na dala ko. Ay, kaya naman pala. May date pala ang dalawa. Pangangansyaw pa ng kanyang kasamahan. Tumawa na lang si Jem at ang sabi ay siya na lang muna daw ang bahala sa stall na yon at aalis na kaming dalawa. Pagkaalis namin, Mama Mia, ay hindi ko inasahan ang naging aksyon ni Jem sa akin. Bigla niyang inangkla ang kamay niya sa braso ko. Proud naman ako nung panahon na yon. Dahil alam ko na lahat ng mga lalaking nakakasalubong namin ay tumitingin sa aming dalawa. Siguro naiisip nila, Mama Mia, sino ba yung lalaking yan? Napakaswerte naman niya at ang ganda ng babaeng nakaangkla sa braso niya. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Dahil nung panahon na yon, isa lang po talaga ang mahalaga sa akin. Masaya ako dahil sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon, ay meron na ring babaeng inilaan para sa akin. Dinala ko si Jem sa isang mamahalin at sosyal na restaurant. Mama Mia, umangal pa siya nung una dahil lang gusto niya ay doon lang daw muna kami sa fast food kung saan kami laging kumakain.
Pero sabi ko, alam ko na magiging espesyal ang gabing yun, kaya hindi pwedeng pa-fast food lang kami. Tumawa na lang si Jem. Umorder na kami ng makakain. At nung nag-aantay kami ng order, Mama Mia, ay tinitignan ko lang siya. Tinititigan ko ang kanyang buong mukha. Ngumiti naman siya ng pagkalapad-lapad sa akin at tinanong kung may marumi raw ba sa mukha niya at bakit kanina paraw ako titig na titig. Sabi ko ay gusto ko nang malaman kung ano ang sasabihin niya. Pero ang sabi niya, Mama Mia, mamaya na lang daw kapag tapos na kaming kumain dalawa. Baka raw mawalan kasi ako ng gana sa mga sasabihin niya. Pagkasabi niyang yun ay bigla na namang nalungkot ang puso ko. Ano ba talagang gusto ni Jem? Ang paglaruan itong damdamin ko? Kaya naman, atat na ako noon sa kaka-follow up kung ilang minuto na lang at darating na ang pagkain namin. Hanggang sa dumating na nga ang mga in-order namin at nag-umpisa na kaming kumain dalawa. Tahimik lang kaming kumakain pero titig na titig ako sa mukha niya habang siya naman ay ngiti ng ngiti sa akin. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, ay hindi na ako nag-open up pa ng topic. Inantay ko na lang na siya na mismo ang mag-umpisa ng lahat. Carlo, pasensya ka na ha? Pagkasabi niya ng pasensya, Mama Mia, ay parang bumagsak ang puso ko sa mga tuhod ko. Eto na, kala ko, magiging kami na pero busted na naman ako. Sabi ko sa sarili ko. Ilang saglit pa ay dinugtungan ni Jem ang kanyang sinabi. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pagbalik. Pero Carlo, sinigurado ko na muna kasi sa sarili ko na gusto talaga kita at na mahal talaga kita. At alam mo ba kung anong na-realize ko? Oo, mahal talaga kita. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay para bang may mga bulaklak at mga butterflies sa loob ng katawan ko. Para akong lumulutang sa ulap nung mga panahon na yun. Talaga ba, Jem? Ibig sabihin ba niyan, sinasagot mo na ako? Tanong ko sa kanya. Oo naman, sinasagot na kita. Mama Mia, ang araw ng pagsagot ni Jem sa akin ay yun ang araw ng simula ng mga maliligayang araw naming dalawa. Everyday, pinaparamdam ko po kay Jem kung gaano siya kaimportante at kahalaga sa akin. At ganun din naman siya sa akin, Mama Mia. Palagi niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Hanggang sa dumating ang araw na binigay na rin ni Jem sa akin ang kaniyang pagkababae. 4th month sa rin namin yun, Mama Mia. Galing kami noon sa panonood ng concert na talagang matagal kong pinag-ipunan dahil alam ko na paborito ni Jem ang bandang yun. Pagkatapos ng concert, Mama Mia, ay kumain muna kami at uminom sandali. Hanggang sa siguro dala na rin ng espiritu ng alak, ay nagkaroon kami ng lakas ng loob na palalimin ang mga halika naming dalawa. Nung maihatid ko siya sa boarding house niya ay hinila niya ako papasok sa kwarto. Mama Mia, doon na nga nangyari ang lahat sa amin. Unang karanasan ko po si Jem. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman talaga ako katulad ng ibang mga lalaki na naglalaro lang pagdating sa bagay na yon. Para sa akin, hindi ka dapat nakikipag-sex sa kung kani-kanino. Dapat doon lang talaga sa mga taong sadyang mahal mo. Mama Mia, nung makuha ko si Jem ay hindi na po siya birhen. Akala ko nga nung una ay birhen siya dahil masyado talaga siyang Maria Clara o mahinhin kapag kumilos. Pero hindi ko na lang yun minind, Mama Mia. Hindi ko na lang yun nilagay sa isip ko. Wala na akong pakialam noon doon. Sadyang kapag mahal mo talaga ang isang tao, Mama Mia, ay wala nang ibang bagay pa na mas importante kaysa sa kanya. Hanggang sa inabot na nga ng 8 buwan ang relasyon naming dalawa, Mama Mia. Doon ay napagtanto ko na si Jem na talaga ang gusto kong makasama sa habang panahon. Na siya na talaga ang babaeng gusto kong ihatid sa altar.
Kaya naman, saktong 8 months rin namin, Mama Mia, ay nag-propose na ako sa kanya ng kasal. Sabi ko, sa West na muna kami magpapakasal at pag-iipunan ko na muna ang kasal naming dalawa sa simbahan. Akala ko nga, Mama Mia, ay papayag siya dahil may nangyayari na rin naman sa aming dalawa. Alam ko naman kahit sinong babaeng nagmamahal ay yun talaga ang ultimate goal para sa kanilang dalawa ng lalaking mahal niya. Ang pangarap talaga ng isang babae ay maihatid sa altar kasama ang lalaking nagmamahal sa kanya ng tunay. Kaya ang buong akala ko talaga ay papayag si Jem sa proposal ko. Pero Mama Mia, hindi po siya pumayag. Sabi niya, bakit raw ang aga-aga kong mag-propose? Sabi ko naman, Mama Mia, ayoko na na mawala pa siya sa buhay ko. Nasiguradong sigurado na ako, Mama Mia, na siya na ang gusto kong makasama sa habang panahon. Na parang hindi ko nakakayanin ng isa pang araw kung hindi ko siya kasama. Alam mo, Carlo, pasensya ka na ha. Pero ang gusto ko talaga kasi ay maikasal sa simbahan. Kaya yung gagastusin mo sa kasal sa West, isali mo na lang sa ipon mo nang sa ganun ay mas madali tayong makapagpakasal sa simbahan. Sabi niya sa akin. Jem, gusto na kasi talaga kitang makasama sa iisang bubong. Sabi ko sa kanya. Eh anong problema doon? Hindi magsama tayo. Mag-live-in tayo. Ano ba, gusto mo ngayon na lilipat ako sa apartment mo? Tanong niya sa akin na may malapad na ngiti. Talaga, Jem? Okay lang sa'yo na magsama tayo sa iisang bahay kahit hindi pa tayo kasal? Tanong ko. Mama Mia, sabi ko nga kanina, ang pagkakakilala ko talaga kay Jem ay isang mahinhin na babae. Kaya kahit gustong-gusto ko na noon na maka-live-in siya, ay hindi ko yun inalok sa kanya sa takot na baka magalit siya sa akin at baka ma-insulto siya sa sasabihin ko. Pero ngayon, siya na mismo ang nag-open up sa bagay na yun. Carlo, mahal na mahal kita. Kahit saan pa, basta kasama kita ay okay lang ako. Sasama ako sa'yo. Mama Mia, yun na nga, nag-live-in na nga kaming dalawa ni Jem. Kinabukasan, ay agad-agad siyang lumipat sa apartment na nirerentahan ko. Tinulungan ko siyang makalipat, Mama Mia. Naging masaya naman ang bawat araw na magkasama kaming dalawa ni Jem. Masayang-masaya ako na kasama ko siya. Kapag natutulog na ako at kasama ko rin siyang gumigising sa umaga. Pakiramdam ko, Mama Mia, ito na ang good karma ko sa lahat ng mga pinagdaanan ko noon sa mga babae. Lalo na dun sa first love kong si Mikey. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 6 na buwan mula nung nagsama kami sa iisang bubong ni Jem. Nalaman namin, Mama Mia, na buntis na po si Jem. Masayang-masaya ako noon dahil sa wakas ay nagbunga na rin ang pagmamahala namin. Wala naman talaga akong balak na takbuhan ang pinagbubuntis ni Jem. Sa totoo nga, Mama Mia, naisip ko noon na baka ito na ang tamang panahon para makapagpakasal kaming dalawa. Kaya naman lingid sa kaalaman ni Jem, Mama Mia, ay pumunta ako sa probinsya nila. Ang nais ko sana ay magpaalam sa mga magulang niya, Mama Mia, para naman maging formal na ang pagpo-propose ko sa kanya. Ang nais ko ay dalhin ang mga magulang niya sa amin para nandoon sila habang nag-aalok ako ng kasal kay Jem. Excited na excited ako noon na makilala ang mga magulang niya. Excited na excited din ako noon, Mama Mia, na makuha ang basbas nila para pakasalan ko ng anak nila. Mahaba-haba ang biyahe. Sinabi ko kay Jem na meron kaming conference sa Davao. Sabi ko sa kanya, mga 2 araw akong mawawala dahil importante ang conference na yun. Pumayag naman si Jem, Mama Mia. Sabi niya, okay lang daw na mag-isa muna siya sa apartment. Nang sa ganun ay magkaroon naman raw siya ng me time para sa sarili niya. Inalok ko pa siya, Mama Mia. Napasasamahan ko siya sa kapatid ko sa apartment namin dahil nga buntis siya at ayokong mag-isa siya doon.
Pero ang sabi niya, kayang-kaya naman daw niya ang sarili niya dahil 6 na buwan pa lang naman daw ang hihintayin bago lumabas ang baby namin. 3 months pa kasing buntis noon si Jem, Mama Mia. Kaya naman nakampante ako dahil ang sabi niya ay okay lang siya kahit maiwan siya doon sa apartment. Nung makarating na ako sa probinsya ni Jem, Mama Mia, ay pinagtanong-tanong ko kung saan siya nakatira. Ang alam ko lang kasi ay ang barangay na tinitirhan nila. Hindi ko alam kung saan eksaktong lugar ang kanilang bahay. Pero marami na akong napagtanungan at wala namang nakakakilala kay Jem. Hanggang sa isang tricycle driver ang napagtanungan ko at ang sabi niya kilala niya raw ito dahil anak ito ng kumpare niya. Pero hindi naman daw ito doon nakatira kundi sa kabila pang barangay. Mga 3 barangay pa ang dadaanan bago kami makarating sa kanilang bahay ni Jem. Naisip ko noon, Mama Mia, bakit kaya nagsinungaling si Jem sa akin? Bakit kaya yun ang barangay na sinabi niya sa akin? Pero wala na akong oras pa na mag-isip noon. Ang sabi ko sa sarili ko ay pupuntahan ko na lang kung nasaan yun. Mama Mia, inarkila ko na ang tricycle na yun at sinabi ko sa tricycle driver na dalhin ako sa bahay ni Jem. Nung makarating ako doon ay nandoon ang mga magulang niya at meron ring isang bata doon na kamukhang kamukha ni Jem. Akala ko nga, Mama Mia, ay kapatid niya. Nung pinagbuksan ako ng pintuan ng kaniyang mga magulang ay nagpakilala ako sa kanila. Gulat na gulat ang mga mukha nila, Mama Mia. Ano ka mo? Boyfriend ka ni Jem? Tanong ng papa niya sa akin. Opo, sir. Nandito sana ako para magpaalam na magpo-propose na ako ng kasal sa anak ninyo. Buntis po rin kasi siya ng anak namin. Pero huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko po sila pababayaan. Bubuhayin ko po ang mag-ina ko. Kumunot noo ang kaniyang mga magulang noon, Mama Mia. Buntis si Jem? Paano siyang mabubuntis doon? Tanong ng mama niya. Kasi po, nagsasama na kaming 2 ni Jem. Sorry po ah kung hindi kami nakapagpaalam sa inyo. Pero aayusin na po namin ang lahat at magpapakasal na po kami. Sabi ko sa kanya. Diyos ko, mahabaging langit. Hindi kayo pwedeng magsama at hindi kayo pwedeng magpakasal. Kasalanan yan sa Diyos. Sabi ng nanay niya na halatang kinikilabutan sa mga sinasabi ko. Bakit po kasalanan? Alam ko po kasalanan po na nag-live-in muna kami pero ayusin naman namin po. Pagpapaliwanag ko sa mga magulang ni Jem. Iho, hindi kayo pwedeng magpakasal dahil si Jem may asawa na. Eto nga ang anak nila. Yung asawa niya nagtatrabaho din sa abroad. Pagkasabi na pagkasabi noon ng mama ni Jem, Mama Mia, ay gulat na gulat talaga ako. Doon ko lang naigala ang paningin ko sa loob ng bahay nila. Nakita ko doon, Mama Mia, ang isang picture frame kung saan ay nandoon ang 2 tao na halatang ikinasal dahil nakatrahe de boda pa ang babae. Mama Mia, si Jem po ang babaeng nasa picture. At yung lalaki daw doon ay yun ang asawa niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Mama Mia. Niloko ako ni Jem. Umiiyak ako noon at ang sabi ng papa at mama ni Jem ay ayusin raw namin ang aming problema. Ayaw daw nila na mawalan ng tatay o nanay ang kanilang apo. Hiwalayan ko raw si Jem. Pwede raw na pagkatapos manganak ni Jem ay kukunin ko raw ang bata nang sa ganun ay hindi na malaman ng asawa pa ni Jem ang pagtataksil nito sa kanya. Kalimutan na raw namin ni Jem ang isa't isa dahil yun ang nararapat. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ako nakabalik sa apartment ko nung mga panahon na yun. Hindi ako nagtagal sa lugar ni Jem dahil wala rin naman akong iba pang gustong gawin doon.
Sumakayago agad ako ng bus at bumalik na sa apartment namin. Pagkarating ko doon ay wala si Jem dahil nagtatrabaho pa ito. Umaga na kasi nung makarating ako, Mama Mia. Natulog na lang ako at umiyak nang umiyak. Gabi na nung dumating si Jem. Mahal, nandito ka na pala. Akala ko bukas ka pa makakarating kaya bukas ako nag-file ng leave eh. Masayang bati ni Jem sa akin. Nung makita niya ang pamumugto ng mga mata ko, Mama Mia, dun siya parang kinabahan ng kanyang mukha. Tinanong niya ako kung ano ang problema. Jem, magtapat ka nga sa akin. Bakit ba ayaw mong magpakasal tayong dalawa? Diba, mahal? Sabi ko nga sa'yo, diba, gusto ko sa simbahan tayo ikasal. Kaya mag-ipon na muna tayo. Sabi niya na ngayon ko lang nahahalata na nagsisinungaling pala siya. Siguro nga, Mama Mia, masyado ko lang talagang minahal si Jem at hindi ko nakita noon ang kaniyang pagsisinungaling sa akin. Jem, magsabi ka ng totoo dahil alam ko na ang lahat. Nagpunta ako sa inyo. Ibang barangay pa talaga ang sinabi mo. Buti na lang at may nakakilala sa papa mo. Kaya naihatid ako sa bahay ninyo. At ngayon alam mo na siguro kung ano ang natuklasan ko doon. Carlo, bakit ka ba pumupunta sa amin nang hindi ka nagpapaalam ha? Galit pa niyang sabi sa akin. Jem, alam mo ba kung bakit ako pumunta doon? Gusto kong magpaalam sa mga magulang mo ng pormal para ayain ka ng magpakasal. Dahil sa totoo lang, sapat na ang ipon ko para makapag-umpisa tayo ng pamilya at makapagpakasal tayong dalawa. Doon ay lumambot si Jem, Mama Mia. Carlo, sorry. Mahal na mahal talaga kita at ayokong mawala ka sa akin at ayokong iwasan mo ako. Kaya naman hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Pumunta ako rito para magbago, para magkaroon ng bagong buhay. Kasama ka, Carlo. Please. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakasal ka na pala sa iba. Tanong ko sa kanya. Carlo, yun ay dahil hindi ko naman mahal si Limuel. Nagpakasal lang ako sa kanya dahil nabuntis niya ako. Alam mo naman sa probinsya namin, hindi pwede na mabuntis ka ng walang ama dahil nakakahiya at mapapahiya ang mga magulang mo. Kaya nagpakasal ako sa kanya kahit ayaw ko. Pero Carlo, maniwala ka, ikaw ang mahal ko. Mama Mia, umiiyak na noon na nagpapaliwanag sa akin si Jem. Hindi ko alam, Mama Mia, pero tinanggap ko ang paliwanag niyang yun. Tinanggap ko, Mama Mia, na ako talaga ang mahal niya at napilitan lang talaga siyang pakasalan ng lalaking yun dahil hindi pa ako dumadating noon sa buhay niya. Oo, Mama Mia, hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kaming dalawa ni Jem. Umuwi siya sa kanila, lalo na nung dumating mula sa abroad ang kanyang asawa. Alam mo ba ang pakiramdam noon, Mama Mia? Nung alam ko na nasa bahay siya kasama ang asawa niya. Hindi ko alam kung may nangyayari sa kanila, hindi ko alam. Pero ang sabi ni Jem ay magtiwala lang daw ako sa kanya. Siguro nga bulag talaga ang pag-ibig. Siguro nga, Mama Mia, wala talagang perpektong pagmamahal sa mundo. Alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong nagpapakalunod ako sa kasalanan pero sadyang mahal na mahal ko talaga si Jem. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. Kaya pumapayag ako, Mama Mia, sa ganitong sitwasyon namin. Pumapayag ako kahit na may iba siyang asawa. Pumapayag akong maging pangalawa, wag lang siyang mawala sa buhay ko. Mahal na mahal ko si Jem, Mama Mia. Kaya pinilit kong tanggapin ang bagay na yon. Hanggang ngayon ay kami pa rin dalawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natitigil ang pagsasama namin sa iisang bubong. Hindi pa rin natitigil ang pagpapakalunod namin sa kasalanan. Hanggang dito na lamang po
lubos na gumagalang Carlo. Carlo, bilang isang legal na asawa, hindi talaga ako sang-ayon sa ginagawa niyong dalawa ni Jem. Kung talagang ikaw ang mahal ni Jem at hindi yung asawa niya, dapat, Carlo, ay ipagpawalang bisa niyo na ang kasal niya dun kay Limuel. Yung mga naipon mong pera para sana sa pampaumpisa niyo ng buhay at pagpapakasal, yun ang gamitin niyo. Para magawa niyang makawala sa kasal na ang sabi niya ay hindi naman niya ginusto. Pero may mga consequence din nun. Dahil nga nagsasama kayo sa isang bahay, dahil may anak na kayong dalawa, posible talaga nakasuhan kayo ng asawa niya. Posible kayong makulong dalawa ni Jem. Adultery ng kaso. Pero hanggat hindi mo inaayos yan, wala talagang blessing mula sa Diyos ang pagsasama ninyong dalawa. At para ano pa at nabubuhay ka sa mundo kung hindi naman kasiyasiya sa Diyos ang buhay mo. Sana pag-isipan mong mabuti ang bawat desisyon na gagawin mo mula ngayon hanggang sa mga susunod pang araw. Kung talagang mahalin niyo ni Jem ang isa't isa, dapat ayusin niyo ang buhay niyo. Hindi lang para sa inyong dalawa, kundi para sa anak ninyo at sa anak ni Jem dun kay Limuel. Maraming salamat, Carlos, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay pag-ibig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento na handog natin ngayong araw, ang kwento ni Carlo, paki-like po ng ating video na ito at paki-share. Mag-comment na rin kayo kung ano ba ang advice niyo kay Carlo at sa mga pa-shoutout niyo dyan. Comment down below po at susubukan nating basahin yan sa mga susunod na araw. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At huwag niyo ring kakalimutan na tumatanggap po ako ng mga sulat ng sarili ninyong buhay. Email lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Muli po, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.